Guys, magandang maga po. Ito lang po nyo lang po. Ituturo ko po sa inyo yung standard po ng paglalagay ng sleeve para po sa ating water closet, lavatory at saka yung kung may bathtub mo, yung toilet na lalagay nyo ng tubig. Okay, tuturo ko po sa inyo mga standard ha. Nag-start na po tayo dito sa ano. Tuturo ko po sa inyo. Yung pong nakikita nyo yan. Yan po yung water supply na hot and cold. Yung pong hot, okay, alam niyo na po yung hot ay nandun sa kaliwa din, dun sa kanan po yung cold na, okay, yung standard po niyan is tuturo ko po sa inyo 15 cm po yung pagitan itong dalawa, standard po yan. Tapos yung height sa kate natin, ito po yung tinuturo ko sa inyo, ito po yung para sa ano, sa lavatory ha. Sa lavatory po ito. Ayan, pagkita ko sa inyo standard. Standard po niyan is 50 cm kasi may screening po ito na ano, na 10 cm kaya 50 cm po yung height. At itong abang po na 50 mm is 35 ha, sentro 35, okay? Kasi 40 yan, no. Nakita mo nag-elbow 40. Pero may 10 cm so 30 or 35, okay na yan. Yan po yung abang ha. At pakikita po sa inyo yung abang din sa ano. Yung nasabi ko sa inyo na 15 na yan. Saglit lang ha. Isa na tayo. Yan, standard po yan ha. Yan po yung pagkita ng hot and cold na water. 15 ha. Tandaan yung mga ka-plumber, katubero. Yan, oh. Yan po, standard po yan sa lavatory ha, yung hila mo saan kung nat. Next, pakikita ko rin sa inyo yung standard height ng para sa bathtub. Ito, ayan yung po yung abang para sa bathtub. Ayan, ito, okay. Yung height po nyan is, pakikita ko sa inyo yung height nyan ha. Ayan, para sa bathtub po yan ha. Yung pinakikita ko yan. Sali lang. Ayan yung hot and cold niya. Kita niya. Malinaw ba? Yan. 50. Pero may screening ko ng 10 cm. Siya 40. 40 cm po yung height at saka yung pagitan nitong hot and cold is 15 cm yan. Ngayon, ang hirap naman pag nag-isa. Ayan ha. Ayan po. Next, ito pakikita ko naman sa yung height po ng water closet. Para po sa bidet. Sa bidet ha. Yung height po ng bidet. 20 cm po. Tapos mayroon dito sa, para naman dito sa, siyempre yung may ating, yung water closet. Ayan. 30 cm po yung ano ha. Yung pagkakabitin natin yung pag may plus. Okay. Pinakita ko na po sa inyo yung height ng yung mga abang para sa mga sa water line. Okay po. Inuulit ko po ha. Yung height po ng for lavatory is 550. Sa shower po is 970 standard, 970 height yung shower. Ayan, ipakikita ko sa inyo sa shower ito, 970 yung height niyan ha. Ayan, hot and cold din. Ayan. Okay. Yan po yung abang para sa shower. Abang sa water closet yan, floor drain saka yung water closet. Yung abang sa lavatory yan, sa hilamusan yan, saka yung abang po sa bathtub. Ayan ha, pinakita ko na po sa inyo. At ito naman yung sa shaver, yung pang-ahit nila dito sa kanilang mga balabalahibo. Okay po, susunod i-video ko naman sa inyo pag may mga fixture na to ha. Ayan, isang bathroom po ito. Pag nagtingin ko sa plano, sa isang malaking bathroom, bali ano po yan, 1, 2, 3, 4, 4 points po.
Sabi, isang points para sa water closet, isang points para sa shower, isang closet para sa bathtub, at isang closet para sa lavatory. Okay guys, maraming maraming salamat po. Sana po may natutunan ngayon kahit kunti about po sa waterline, sa plumbing o plumbing. Yan sa atin plumbing, dito plumbing ang tawag. Sa atin ay plumber, pagdating dito. Oh, dito plumber, sa atin ay plumber, di ba? Pero isa lang naman yan, sound difference lang. Okay po. Okay guys, maraming maraming salamat po guys. Sana po may natutunan ngayon kahit po po. Sa kunting gabang po para sa waterline. Bye bye, see you next video. Good luck.